Ang tune-up game na mangyayari mamaya ay ipagpapalagay na totoong laban. Ayon sa report ay ang mga table official at referee na ginamit noong third window ng FIBA Asia Cup qualifier ay sila pa rin ang gagamitin para maisip na totoong laban na mangyayari. Pero ang masamang balita ay hindi ito ipapalabas dahil na rin siguro iwas scout para sa pares na kupunan. At ayon sa ilang mga report ay sobrang pinaghahandaan na ng ating Giles Pilipinas ang laban nila sa China dahil wala itong talo at magiging sukatan nila ito sa parating na Olympic qualifying tournament. Ayon pa sa isang source ay ilang beses raw pinanood ng ating Giles Pilipinas at ng mga coaching staff ang laban ng China dito sa Pilipinas. Samantala, sa pinakabagong update naman sa ating Giles Pilipinas lineup, si JD Tungkab ay hindi na rin nakasama sa ating Giles Pilipinas na sasali sa laban nila sa Serbia. Medyo mahirap man ang desisyon na ito para sa mga coaching staff ng ating national team ay kailangan nila itong gawin para sa final lineup ng ating Giles Pilipinas. Nagpapasalamat naman itong si JD Tungkab sa experience na nakuha nito sa ating national team at nire-respeto raw nito ang desisyon ng mga coaching staff ng ating Giles Pilipinas. Noong nakaraan ay nakat na rin sa ating Giles Pilipinas ang kanyang teammate sa UP Fighting Maroon na si Javi Gomez Del Llano dahil sa injury nito. Samantala, naniniwala naman si Coach Tao Baldwin na ang mga magiging laban ng ating Giles Pilipinas ay magiging magandang exposure para sa ating pinagmamalaki na si Kai Soto. Naniniwala din ang mga coaching staff ng ating Giles Pilipinas na magiging magandang learning experience ito para kay Kai Soto kapag nakalaban nila ang malakas na Serbia at Dominican Republic. Ayon pa sa mga coaching staff ng ating Giles Pilipinas ay siguradong madadala nito ang experience ng mga FIBA tournament sa paglalaroan niya sa NBL Australia. Kaya siguradong magiging magandang preparation ito sa kampanya niya sa NBL Australia. Samantala, kung titignan natin ang Instagram post ng NBL Australia ay tila excited na sila sa ating kababayan na si Kai Soto. Katunayan ay nag-share pa sila ng mga highlights ng ating kababayan na si Kai Soto na nag-average noong nakaraang Asian qualifier ng 9.3 points at may 7 rebounds per game. Hindi na masama sa kabila ng kakulangan nito sa ensayo at kondisyon. At maaari pa nitong matulungan ang ating Giles Pilipinas sa darating nila lalaban sa Serbia na kung saan masusubukan talaga ang ating ipinagmamalakay na si Kai Soto at ang ating national team. Pero ang focus muna nila ngayon ay ang laban nila sa China na gaganapin mamaya. Muli, hindi ipapalabas ang laban ng ating Giles Pilipinas versus China. Pero siguradong may mga balita ito mamaya at kahit papaano siguro may ilang mga video na lalabas. Bagamat no bearing ang laban ng China at ng ating Giles Pilipinas ay siguradong tratartuhin nila ito nakasama sa totoong tournament. Sila mga ka-BM, isang napakabilis na update lang sa ating Giles Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!